ngantuk pas itu. Nanti pemegang kata again, the greatest name ever known, and that is the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Nah, hati kaya mantap-mantap. Nah, merong nagkapana, mesin na yung pangalan Paul, John, ano pa ba, Andrew, parang ang ganda na rin, no? Nagkaroon na ng pili ng pangalan ni Judas. Ikaw, Jaya, dapat ka tapos mo ba yung anak mo ang pangalan ni Judas? Amen. Pero like the Quran, but in the Bible, there's always a message behind the name. Na tayo kung kasi paano yung nakalagay sa kalendaryo, ano, Victoria, yan, Maripit. Ano ba ang pangalan mo? Maria Victoria. Ayan. Wala naman, galing sa kalendaryo yan. Tataka naman ako, bakit kaya yung mga pangalan kayo kuha sa kalendaryo? Ang mga kapisyonasyon. Tinuro ako yan sa kalendaryo ng Injik. Ngayon na nalala yung kalendaryo ng Injik, pero pang nakahapon doon, may pulmon. Nakikita ko yung mga high-tide at low tide. At yung gabi, natutin, bawat pangalan, mayroong ibig sabihin. Na si Jacob, ibig sabihin ang pangalan ni Jacob, Mandaraya. Paglamang, sinungaling. Kaya pinalitan yung pangalan ni Jacob ng Israel. Na sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya sila itong pangalan na dati, bago yun. Ano ba? Sino ba ba? Yung mga sila Reuben. Na si Moses. Ibig sabihin ni Moses, mga kapatid, drawn out of the water. At nakuha po siya pinaanga sa river na kita ng anak ni Farao. Kaya nanako nila, nanako niya Moses kasi nga galing siya sa tubig. Ano po? Tayo na rin ngayon, tungo natin ang kapatid, ito po sa Isaiah chapter 9, verse number 6. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ay, salamat Panginoon sa mga totoo, mga kawitin, salamat po noon sa pagkakabasa ng inyong salita. Pinupuri ko po namin, Panginoon, patuloy nga po kami nananalangin na ang inyong banal na Espiritu po ang siyang pumilos sa aming pong kalagin na. Po ang magpaliwanag, Panginoon, ang nakalatan namin pong papasahin. Ang dalangin po namin, makikita po namin, Panginoon, ang nangyosayo po na nakapaloob sa mga talatan nito. Samo po ang usap isipan po namin, Diyos. Puri ka po namin kung maraming hindi sa pangalan ni Jesus. Amen. So the greatest name ever known. Di ba napakaganda ang pangalan mo ay John? Di ba? Amen? Na para pag sinabi ang pangalan mo John, ang tawag sa iyo, John the Baptist. Amen? Di ba? Pag pinangalanan ka naman ang Jesus, ewan ko po, no? Meron ba dito Jesus ang pangalan? Wala pa kasi po na kilala na Jesus ang pangalan ng mga ito. Ewan ko bakit. Na yung mga nakilala ko kung ano, Jesus ang bahay. Kaya pinagkita na lang ng mga magulang nila ni Jesus, sinawag na lang silang Jesse. Jess na lang, Jess. Anyway, dito po ako. Napakarami po mga sabi natin mga magagaling at magagandang pangalan sa Bible history po natin. Ano po si Moses, Enoch, na si David, Elijah, Isaiah,
Josiah, Peter, James, John. Na ito po yung mga grade kami naman po natin, ang mga evangelist po natin. Na sila D.L. Moody. Kilala niyo po yung mga yan. Ito po yung mga 16th century na mga evangelist. Na alam niyo po ba ng mga 16th century na sinasabi pong tinawag ka ng Panginoon? Na sabi mo tinawag ka ng Panginoon na ako ay magpapastor? Na hindi kanila paniniwalaan o yung boses ay mahina. Kasi ng mga panahon na nun, dapat naman po mga amplifier, dapat mga microphone. Na can you just imagine mga kapatid, you will be preaching sa isang pong congregation of 20,000 on that microphone. Diba? Kaya kinukonsider po nila, kung sila ang tinawag ka ng Panginoon, kailangan malakas ang iyong boses. Ano po, yan po yung mga panahon na din dyan. Na yung mga moderno naman po natin, sila Charles Finney. Na sila kilala ng mga presidente, si Abe na Lincoln, na sila Ronald Reagan, sila pa, sila mga si Douglas General MacArthur, na at marami pa pong iba, mga kapatid. Pero syempre, iba po, pag sinabi na natin greatest name ever known, ay yan po yung walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na po. Diba? Sa Matthew chapter 1, verse number 21, Matthew 1:21, sabi po rito na, and he shall bring forth his son. Now, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Sabi ko rin, ng kapatid, Jesus is Savior. Amen? Iniligtas po tayo ang ating Panginoong Jesus mula sa kasalanan. Amen? Chapter 4, verse number 12. Acts 4:12. Sabi niya, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa sabi na rin sabi, ang kapatid, na yung name Jesus, na Emmanuel, na sabi niya, God is with us. So God was going to come down from heaven na po, at dito po, nandirahan kasama ang makasalanan tao, pinako siya sa krus ng Kalbaryo, na hanggang siya'y patayin at after 3 days, siya rose again, at siya po'y nabuhay na magpakailan naman. Amen? Na, at kahit si Kristo naman po ang nakaranas po niya. Na, kaya mihan na naiman po, una, ang pangalan ni Jesus brings salvation. Now, the name of Jesus Christ brings salvation. Now, yung pong tinatawag na natin kaligtasan. At yan po yung nabasa natin sa Acts chapter number 4, verse number 12. Now, nawala na pong ibang pangalan na kung pwede po sabihin na binigay kay lalim ng langit para kung saan tayo po ay maliligtas. At yan po ang pangalan ng ating Panginoon. Sa madaling sabi ng mga kapatid, si Jesus ang tagapagligtas at wala ng iba pa. Amen. Hindi po ang Bible Baptist Church, na hindi po ang pagsimahan, na even the IMC na manasabi po natin na sila, ay nasabi sila ang kaligtasan. Sabagkat mga kapatid, ang nasulat sa ating pong salita ng ating Panginoon, sa pangalan ni Jesus lamang po tayo maliligtas. Amen? Ha? Kaya yan po ang isang katotohanan na dapat natin makita. Now, sa Romans chapter 10, verse number 13. Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? Natitinig po na yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino man ang nagkawalay po dyan sa talata niya, siya po ay maliligtas. So sa madalit sabi ng mga kapatid, ang pangalan ni Jesus ay pangalan na magbibigay na kanino man ng katiyakan ng pagpunta natin sa langit. Amen? Nako po, na hanggang 1980, ako po ay namuhay bilang isang Roman Catholic. Na, alam ko po ang manalangin ng Rosario. Na, at ako po rin nakaranas ang natawag na First Communion.
Nagkakaroon po ng confession lagi. Diba? At ako po ay lagi manuwatin, lagi perfect attendance sa simbang gabi. Perfect attendance po ako dyan kasi sabi po na perfect mo yan. Meron kang wish na ibigay. Yun po. Kaya taong-taong kinukumpleto ko po yan. Amen? Ganyan din siguro kayo dati, di ba? Na ito lang ang simbang gabi, meron po. Hindi naman gabi, hindi na. Diba? Pagkatapos mo, labas mo ng simbahan, nandiyan ang olyo, diba? Umubusok na putukumbong at mahinit na tsaka. At syempre, at syempre, kanya-kanya na pong labasan ng mga sweater na galing sa pahon. Diba yung pangyayon po? Ha? Pero, akala natin gano'n, pero sabi nga ng Panginoon, nagpapit ng salita niya. Now whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So it is the name of the Lord Jesus Christ that will save us. Na? Wala na pong iba pa. Amen? Na? Sa madaling sabi, tayo po ay matatabigyan ng pag-asa na hindi naman dapat talaga asahan. Dahil wala namang pag-asa ibibigay talaga. Oh, Psalm 95, verse 7 and 8. Psalm 95. Sabi niya na lang today. Ganun po. 7, 95. Okay, tara. Sabi, for He is our Lord, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, yes. If you will hear His voice, verse 8, harden not your heart as in the provocation and as in the day of temptation in the wilderness. Naman na rin sabi ng mga kapatid, pag narinig mo na po ang pangalan ng ating Panginoon, huwag mo na patigasin pa ang iyong puso. Amen. Na, kasi marami ng mga tao po ang tao ngayon, para baga sila ng buhay according to their tradition. Na tinawag po ang Pilipinas, the only Christian country, the part is. Na bakit number po tayo sa corruption kung tayo po ang only Christian country, the Pilipinas? Di ba dapat sa puso ni mga Christian, eh dapat po namumuhay tayo ayon sa puso ni Kristo. Eh bakit napapakurap ng ating bansa? Di ba? Amen? Na manunod na sabihin ng kapatid, pero po, dito na po yata sa ating lahat na hito niya. Na meron tayong vice president, na politika lamang, meron tayong mga kabinete, di ba? Na lagi nasasaga at sablay na lang. Di ba? Amen? Oh. Makakating na tayo ng mga project, mga kapatid, na dumaan lang ang tatlong dump truck. Karap na agad. So, ano ba mangyayari sa atin, mga kapatid? Di ba? So, we are not really a Christian country. Bakit po? Kasi hindi tayo kumikilala sa pangalan ng ating Panginoon. We only know Him na by name, pero wala po tayong namang relasyon sa pangalan ng ating Panginoon. Di ba? So yun po, kaya now, the name Jesus or the one that brings salvation. Pangalawa, makita natin dito na the name Jesus brings assurance of salvation. Ano yun po ito? Si Jimmy Swagger. Lala niyo po yan, si Evangelist, Jimmy Swagger. Napakagaling umamin. Napakagaling din mga araw. Nga lang, na nahulog sa kasalanan. Ha, pero nung siya po mga batid, ang katanyagan, ang kanyang provision, lagi niya pong sinasabi na yung eternal security or assurance of salvation is the doctrine of the devil. Na? Kaya ito po ang nangyari sa kanya, eh, binlasting niya po ang Word of God. Because never, mga batid, sa Bible, na sinabi na yung assurance of salvation is the doctrine of the devil.
Amen? Ang ibig po sabihin niya ngayon, Atet, once you are saved forever. Amen? Na, pagligtas ka na, nawawala, hindi na siligtas na, anak ng Panginoon, ha? Hindi na po kailanman mawawala ang iyong relasyon sa Panginoon bilang anak niya. Na, ang mawawala, ang iyong nagkakakala ay yung pong fellowship. Na, nawawala ang joy ng isang mananampalataya pag siya ay nabuhay sa kasalanan. Pero yung kanyang kaligtasan na nabatid ay hindi na mawawala. Amen? Na kaya ka sabi ni David, which is nagkasala, di ba, Lord, restore to me the joy of my salvation. Hindi niya sinabi, restore to me my salvation. Ang sabi niya, no, the joy of my salvation. Na, tingnan niyo po, 1 John chapter 5, verse number 13. 1 John 5:13. Sabi niya, these things have I written unto you. That ye believe, you that believe on the name of the Son of God. Ano sabi? Ibig sabihin, mga kapatid, Jesus Christ po, yung name niya. Okay? At isinusulat ito doon sa mga naniwala sa pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag hindi ka naniniwala, hindi para sa'yo ito. Pero pag hindi naniniwala, ito ay para sa'yo. Okay? Anong sabi niya? That you may know that you have eternal life. So, ibig sabihin, pag tinanong ka, pag ikaw ba'y namatay, natitiyak mo ba sa langit ka pupunta? Dapat ang sagot mo, hindi yung baka sakali, o hindi ko alam, o malalaman ko na lang, pag nandun na ako. Hindi, sabi dito mga kapatid, it is written that you may know you have eternal life. Amen? So, alam mo dapat na ikaw ay ligtas. Kanina po sinulat ito, no? Doon sa naniwala sa ating Panginoon. Kaya pag ikaw ay naniwala sa ating Panginoon, dapat alam mo rin na ikaw ay ligtas. Yan ang sabi. No? And that you may believe on the name of the Son of God. No? Ilan po natin yung verse number 14. And this is the confidence that we have in Him. Now, tingnan niyo po yung word na confidence. Okay. That if we ask anything according to His will, He heareth us. Tingnan niyo yung amen. Dapat yan ang masasayang word. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. Una, that you will know that you have eternal life. Kaya nung sinabi ng Panginoon, pag tinanggap niyo ako sa inyong puso, tumawag kayo, you confess with the mouth the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, then I have given you eternal life. At alam mo dapat yan, at yung eternal life niyan, alam mo din, ang siya nagbigay sa atin na assurance of our salvation na any moment, any time na tayo pa ay mawala sa mundong ito, diretso na tayo sa langit. Kaya sabi, to be absent from the body is to be present with the Lord. Di ba napakaganda ng lugar ng langit kaysa sa lugar natin? Alam, ano sabi ni Boye? Kung mamamatay ko ba yung buwan muna, pinatay mo ka agad. Iyan ang kapatid. Kaya, dito po, tingnan niyo ha, kung mas nakuha tayo sa mga verses na
sinasabi, ano man yung hinigit natin, ibibigay niya, eh dapat patuwalin tayo na meron tayo ng katiyakan ng tao. Diba? Kaya there will come a time na ulit, magkakaroon tayo ng homecoming. Diba? Makikita na natin si Brother Alan doon. Tawa. Ano yan, Brother Hill? Sabi ko doon sa mga anak, kayaan yung mga asawa, yung nanay ko ng teenager. Pero sabihin nyo doon sa nanay mo, na, ma, pag pinakasalan mo yan, papakasalan namin mga tatay na. Nakikita natin yung Tatay Crispin. Pero sa mga pedro si Duda na ba doon? Amen? Kapag makakit ako sa building, aking tao naman ang sisimental, ay nakakalala sa Tatay Crispin. Kapag nangangailangan ko naman ang driver, nakakalala ko si Emo, si Alan. Ah, kaya siguro pag nagbundo mo ko, makakalala ko yung mga mong dati. Ha? Kaya po siya sabi po rito, that we may know Him. At magkakaroon nga tayo, that we know that we have eternal life. Kaya mga kapatid, believing brings eternal life. Tingnan niyo po sa John 3:16. Ay, kapasakot na siguro natin ito. Ito sa inyo, hindi ka kaka-memorize sa John 3:16. Okay, memorize sila. Ano ang sabi? For God so loved the world. King David Patrick, ha? Yung NIV. Ha? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Then even believing the cause, anak ng Diyos, brings eternal life. Ha? Kaya purihin ang Panginoon, mga kapatid. At hindi lang yun, ano? Believing only on the name of the Lord Jesus Christ brings eternal life. Bakit po dinagdagan natin ang salitang only? Kasi yung mga iba, mga kapatid, believe on Christ plus. Amen. Niwala ka, kailangan maging mabahit ka. Dapat lang naman talaga. Ha? Kaya mga kapatid, kaya ka naging mabahit kung ikay tumanggap sa Panginoon dahil ikaw ay mananampalataya na. Hindi yung naging mabait ka matapos na tumanggap ka Panginoon para ikaw ay magkaroon ng eternal life. Manipo yun. Diba? Na, tingnan mo natin dito sa Mark chapter 16. Putol yung verse ko. Verse 16 din yan tayo. 16. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Ha? Kaya yung failure to believe, ano po? Damnation. Ang kanya mong mapapala. Diba? Ha? Kaya dito, mga kapatid, wala na po tayong additional. Only believe. Diba? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, kaya naman tayo dito sa Panginoon. Hindi na hihingi ng tulong pa sa Panginoon. Ano ba? Ignoring God's commandments will cause a person not to have assurance. But then, huwag mong maintindihin. Baliwalahin mo. Dapat mga inuutos ng ating Panginoon. Eh, hindi ka nalalamanin. Amen? Di ba napakaganda na? No? Ligtas ka ngayon. Ligtas ka magpakailan mo. Paano, Pastor? Patuloy ang kasalanan mo, humanda ka, may paano ka. Now, let me sabi ni Paul, if we sin willfully, and there are times na natin, yung kasalanan natin, we are doing it, alam natin na kasalanan. Wala po, ay ako, nagulat ako, kasalanan na tayo. Hindi po, excuse mo na lang yun, kung nangyari, hindi mo
mo, dami na kami. Di ba? Oo. Kaya ang sinasabi po dito sa ating mga kapatid, oo, hindi mo mawala ang ating kaligtasan. Pero, pag ikaw ay nagpatuloy sa kasalanan, makalubig ka ng ating Panginoon. Naniwalaan niyo po ako, pag namalo ang Panginoon, masakit. Pero pag nagmahal naman siya, sobra-sobra na ating madarama. Sabi na nila yung mapahit daw, masama daw magalit. Ito ba yun? Amen. Masama pala ako magalit. Nagagalit ako, nabibigay ako na limang piso eh. Yaan ha, patuloy ko rin, bibigyan kita ng 5 piso. Ito, nag-iisipin siya na may 5 piso pera o 5 piso pano. Ha? Kaya ganyan, yan po ang napakita ko dito sa atin. Napakatlo, the name Jesus brings answer to our prayer. Diba? Napakaganda yan, kaya natin tayo ng Jesus name. Sino ba yung nagtanong, may nagtanong? Bakit sa Roman Catholic, pagkatapos ng panalangin, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Bakit kayo mga Bible believer, pag kayo nanalangin, in the name of Jesus? Para po lang yung sa inyo, mas kompleto yung sa amin. Eh, di ba? Nanatanong ko ng isip na ako. Kasi pag halimbawa na nanalangin ka, halimbawa sa Father Redentor, sabi ko rin rin, mag-opening prayer ka, di ba, Lord, nabayari po kami sa aming prayer, na maging maayos lahat ng aming programa, at hinihiling namin po ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Para kung dating na nag-antanda kayo. Di ba? Amen? Oh. Pero, ano sabi naman dito sa chapter 14 natin ni John, verse 13 and 14. And whatsoever you shall ask in my name, na si Jesus Christ po, mga kapatid, ang sabi po niya, ano, whatsoever you shall ask in my name, that I will do. Amen? Now, that the Father may be glorified in the Son. Oh, that's another verse, 14. If you shall ask anything in my name, I will do it. And then the name of Jesus Christ brings answer to our prayer. At ito ang malangang kapatid in Christ's name tayo. Diba? Oh. Eh saan nakuha yun in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Na nakita ko lang muna yun sa baptism ng ating Panginoong Kristo. Diba? Heavens open and the dove came down. Tapos yung voice ng Father sabi yan, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Ano doon po yung Father God? Ha? So, dito po, yung pangalan ni Kristo, mga kapatid, lagi po nagbibigay ng sagot sa ating prayer. Jeremiah 33:3, call unto me, sabi ng Panginoon, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? So, sa mga sabi, magpapawa si Bill Gates. Si Bill Gates. Lala si Bill Gates. Ha? Binigyan ka ng cheque na nagkakahalaga $100,000. Tapos, pirmano niya. Palagay ko, may cash mo yan? Bill Gates, ha? Tiyan, hindi tapat mo naman doon. Sabi ko, eh, dahil natin doon yung pamatan niya, pinirma niya sa pangalan niya, mga kapatid, at matakot niya yung kapatid. Pero pag binigyan ka ng mga kapatid ng cheque, kahit 100 million pa yan, na doon yan, walang pirma, wala nang nangyayari. Amen? Sabi ko yan, yung cheque na yun, inauthorized ni Bill Gates na maipodromo mula sa kanyang account. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, whatsoever you will ask in my name, ibibigay ko sa inyo. Amen? Kaya si Bo, hindi
balik kay may invitation. Diba? Sing Maris, hindi po siya di maganda hospital. Marami tayong mga ambulance driver dito. Mga driver natin, pang-ambulance yung mga. Hindi ba kayo natin? Na, in my name. O yung tindahan ni Lisa, Pira. Hindi natin alam, baka maging supermarket yan. O baka maging paprika na siya ng fishbowl. Di ba? Basta ito na po natin ng turon. Nakapusan na ko eh. Right, man? O, ito ang mga tanda sa atin sa topnin. Magkakaroon ng low fear. Ano ito po? Libre na. Ginawa mo naman lahat kung kaya mo gawin. Opo, binuhat ko na po ng pakapayo, binuhat ko na po ng dalawang kamay, na binuhat ko na po lahat, talagang hindi ko po umano eh. Eto ngayon, nabigat eh, wala na po tayo eh. Talagang hindi ko kaya. Nagawa mo naman talaga lahat. Opo, hindi mo pa nagagawa lahat. Eto pa kung gagawin ko tatay. Sabi niya, ay, hindi ka pa, ba't di mo hingin tulog po? Ayun, binuhat din ang kamay, nabuhat. Minsan ganun po tayo ng kapatid. We exert all our effort na tapos magagawa natin, surrender na tayo, bigla sasabihin ang Panginoon. Ano dito ako ah? Ba't di mo hindi nandulog? Di ba? Kaya mga kapatid, you are never alone sa mundo nito. Lagi natin yan ang ating Panginoon. Kaya na nawawalan tayo ng pag-asa kasi tayo ang naghahanap ng pag-asa na nanggagaling din sa ating sarili at parabigyan ng pag-asa ang ating sarili. Hindi po. Na ang pag-asa po natin lagi sa Panginoon. Amen. Eh ginawa ka, hindi mo nagawa. Eh siguro ayaw ng Panginoon. Amen. Meron gusto ipagawa, Panginoon sa iyo. Di ba? Kaya tingnan niyo po na, kasi ang buhay po, alam naman natin maraming ups and downs yan eh. Napagkatapos ng isang sabi natin, victory, meron ka agad na ano. Nasabi ko nga kay Brother Harris, yung assistant din, o yan, assistant din ha. Na anong tawag doon, nakapasa ka doon sa, ano, nakuhon ka. Victory yan. Bigla nagkwento si Harris, Pastor, meron po nagreklamo ng atin eh. O yun yung sinasabi ko. Pagkatapos ng victory, meron na naman magsubo. Di ba? Lagi kong ganun na naman din eh. Kaya siyempre, pagkatapos naman ng pagsubo, meron na naman victory. Oh, eh ayaw niyo, kasi niyo, puro victory na. Hindi, mag-ano din. Sabi naman na ng awit natin, dahil sa ano, dahil sa Old Rugged Cross, meron partida na na, ano yun yung, ano ba yung lyrics doon? Na, Old Rugged Cross, sabi yung, kahit gusto mo ng trophy, at gusto mo ng crown, ano ba yun? Ano din eh? Anak mo, o ay sinde, isang ista. Old Rugged Cross, hindi ba yan? Hindi pa, huling span saya. Huli na ba? Sabay ka na, bata mo ba pagpasa? Yes, really. Yan. Yung crown. Yan, alam mo. Kasi sometimes may batid. Na, we desire for a crown. Ayaw naman natin ng cross. Di ba, amen?
gusto mo, the crown, open ka rin para sa cross. Kung gusto mo ng success, dapat tatanggap ka rin ang failure. Ganyan po eh. Diba? At lagi ko aalalahan ng mga kapatid, no? Failure is not final. Diba? Sabi nga niya, no? Henry Ford, failure is just an opportunity to start all over again more intelligently. Pag nag-fail ka, okay lang. Opportunity mo yan na umulit. At pag inulit mo na ngayon, maging very intelligent ka na sa pag-ulit. Di ba? Huwag yung nakuntok ka na sa pagpasok sa isang pintuan, papakuntok ka ulit. Ha? Wala na purungkol ang putin mo pag ano. Okay. Ayun po, no? At yan sabi po rito sa atin, no? Matthew 28:18. Tingnan nyo, ha? So, anong klaseng pangalan ang pangalan ni Jesus? And Jesus came and spake unto them, saying, what is it? Ito po, gusto ko nyo marinig, ha? All power is given unto me in heaven and in earth. Now, all power. Sabi kami, hindi na tayo kailangan pahala ng power. Sinabi na ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan na sa akin. Kapangyarihan saan? Langit at lupa. Sabi kami, yung pangalan na tinanggap natin na si Jesus na sa ating puso, siya po ang mga pangyarihan. Kaya sisimulan yung mga problema natin, kala natin, ikaw din ang laki. Amen. Ano ba? Pangapat? The name Jesus lifts our burden. Ha? Tingnan niyo sa Matthew 11:28-30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Nabibigat ang talaga sa buhay. Tapos mo ang ganun ako. Alam niya, ilang gabi na ako nalunod dito at dito. Naglalakad po ako dyan lang. Lakatak po. Consecutive 3 nights yata po. Nagabi kasi madaling araw na ako nalunod. Ako. Sa ako naglalakad po ako dyan. Nakakaisa kalahating oras ang minsan niya. Lakad ka lang ng lakad. Tapos siya sabi ko, Lord, na ito po, yung mga problema, yung mga mentors, yung doon po sinasabi sa Panginoon. Lord, ito naman po, yung mga pangangailangan, ang gawain ko po. Napakasarap eh. Kaya ngayon, yung mga burden, sa mga kapatid, yung mga pasan eh, napapawasan. Kasi maglalakad 210 pounds po ako tayo ng burden. Pamis na ko. Amen. Titimbang na ko. Nagtimbang ko, 211. Para yata hindi. Tapos pagdating ng alam mo na, ng madaling araw, nagkakayo mo. Ayun, siguro, kailangan mo saksak ng insulin pagkabi, mag-exercise. Tatlong gabi rin na naglakayo po. So, siyempre, kaya lang na kung ano magkakas, meron po ko dyan eh, matamis. Di yung ating goal na magkaroon ng clearance. Nagising ko na umaga, kaya sa mga blood sugar, kasi mataas na doon. Kasi kung parang gano'n naman ako ng gabi, kaya magkakas na so, doon. Kaya sabi ko, Lord, burden mo po ito, sabi mo, come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, pangalan na si Lord sa akin. Kagabi mo, nakapagmaneho ko ng gabi, na parang ang tingin ko sa kalsada ng linaw. Nananagal naman kasi.
kaliwapan na lang mahal. Kaya sabi ng Lord, salamat ko. Yun na lang matapos ko rin. Yun na lang, talagang nakakapin ako ng buo. Huwag yun lang ako mapapasakin ang maklaim namin yung mapapasakin. Ha? Ano po ang pangarap ko dyan? Sabi, magpunta lamang tayo sa kanya. Ha? Ang problema kasi kung nag-inari na tayo, napunta eh. Pag meron kang pasakin, kapag pupunta, ayan, pupunta ka sa sabungan, pupunta ka sa mga at babaybayin yung lahat ng mga highway na yan. Di ba? Oh, mali ang napuntahan mo. Sabi ng Panginoon, saan ka magpunta? Magpunta ka sa akin. Garantisado, bibigyan kita ng kapahingahan. Ano ba magpunta ng tungkol yan? Verse 29. Now take my yoke upon you and learn of me and I am meek and lowly in heart. And you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Sabi ka niyo, hindi na sa 29. Take my yoke upon you, and learn of me. Pag sinabing learn of me, siyempre, Bible po yan. Amen? Alam niyo ba, nananalangin ako, gusto ko umpisahan din natin yung, ano ba yun? Yung binibabine, yung Bible in 90 days. Gusto nyo ulit take your challenge, mga kapatid? No? Bible in 90 days. Ilan chapter yun din? 16 chapters ba? 16 chapter ang iyong babasahin na araw-araw, pagyaan ay nagawa mo sa loob ng 90 days, nabasa mo ang buong Bible. Bakit? Learn of me. Amen? Umpisa ka po natin kung hindi yan. Nag-a-anam po ako. I-take po natin yung challenge mga kapatid. No? So, 8 chapters in the morning, 8 chapters bago ka matulog. Ha? Walang pilihan. Genesis to Revelation, mag-uumpisa ka. Di ba mga kapatid, naalala niyo ng araw? Ha? Nag-challenge mo po ako sa inyo. Nanagawin natin, kumuha ka ng notebook, kopyahin mo sa iyong kamay ang Bible. Ha? Marami akong mga dala. Mga dala, mga 7 chapters, every day po, kinokopya ko po yung Bible. Na, kasi ang goal ko na natin, magkaroon ako ng isang King James version ng Bible na Bible ko sa aking sariling sulat kamay. Pamamana ko sa mga hapo ko kung magkakaroon. Amen? Diba? Pero yung Bible, sunat kamay mo. You need to know. Diba? At alam niyo po, pag ang Bible kinokopya nyo, tiyak, napapasa nyo. Na hindi nyo lang kaya basahin, hindi nyo drawing nyo. Pero pag mga aasalita, pag kinopya mo yan, tiyak, mapabasa mo. Sabi ko, mabubo yung isang Bible, mga kapatid, siyempre, hindi na ito kakapal yun. Na mas makapal pa. Pero meron ka masasabi, Bible na sa aking sarili, sulat na kamay. Pastor, mahirap yan tayo. Eh sabi dito, learn of me. Di ba? Or I am meek and lowly. Sabi na po, napakasiguro, ano ito yung matapang ng ating Panginoon. Hindi, kasi I am meek and lowly. Madali ako nakita. Na? At sabi niya, and you shall find rest unto your soul. Amen. Hindi yung kung ano-ano binabasa niyo. Ano ba mga ano ngayon? Mga sikat na mabasahin? Malala kasi, di ba? Pira lang ang ina na babasahin mga packet ngayon eh. Puro cellphone na binabasa eh. May message ba na cellphone?
Di ba? His name greatly burden. Ano po? Ito po. His name sets you free. Ha? Sabi dito sa John 8:36. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Amen? Ano po yan? Free na tayo sa kasalanan. Ha? Ano pa? Tapos dito pa dito sa 2 Timothy verse, chapter 1, verse number 11. For God hath not given us the spirit of fear. Amen? But of power, and of love, and of a sound mind. Alam niyo ba yung sound mind ang natin? Na yung sound mind, na sinasabi dito, na marami ka na mga sitwasyon sa buhay na ito na pwede mo nang maunawaan. Hindi ka na ignorante na dati-rati akala mo yun ang tama ay yung pala hindi. Ano sabi niya? Alam niyo ba ang love? When you talk about love, alam niyo kasi di ba sabi niya na rin ka yung definition ng love. Nasabi nga yung love daw, marami siya iba't-ibang definition. Now, love is a many splendid things. Love is blind. Love is real. Ganun, di ba? Pero ano po ba yung love? Ay, lang basta dinidefine. Ito po ina-express. Tama po ba? Na? Okay. Alam niyo po ba na yung makaka-express lamang ng love ay yung mga lovers. Opo. How can you express yung love na ikaw na hindi mo man lang na experience yung love? Di ba? Amen? Alam niyo ang mga bata pag nag-away, away niyo nga may pati na ulit. Alam niyo mga magsigirong ba? Pag nag-away niyo may maya, pati na ulit. Ganun ba talaga? May isang anak ko dito. Ayun. Ang parang nagpatawa. Hindi ba mga bata? Yung mga nagmamahala, nag-away ang pepemi na, dahil nagmamahala sila, nagkakasunod ng puti. Tama ko ba? Ha? Para kayo, ganun kayo lang din, nakaranas na kayo. Ikaw pa rin ganun ka na ganun, nakaranas ka na kayo. Amin. Tapos ko dito na, tignan niyo po. Di ba pag nagmamahala niya, mag-dito di pagkasal ko, why not nagawin natin if we can only talk like lovers? Hindi magiging magulo ang mundur. Madali tayong magkakamahan. Now, hindi ko masinasabi yung love, no? Doon sa focus and sex, kasi meron na akong mga iba't-ibang klase ng love. Eros love, yung agati love, pipili yung love, siyempre. Ang gusto ko po, i-drive dito sa inyong mundo, yung agati love, and that is the love of God. Na sinabi, if you had approved, sa madaling sabi, yung kapatid, no? Yung talagang anak ng Diyos, hindi po tayo mahirap na maibahagi sa tao ang agati love. Opo. Yung mga I love you na I love you, yung sabihin yung mga aking, yung mga madala ko sa I love you, sila yung pinakakilang unawa ko na ibig sabihin nun. Ano ang sabi ko sa inyo? Ang mga I love you kasi sa babae, dapat the same na yun na sinasabi mo, I will marry you. Yan yun, walang amen. Yan, hindi ko alam talaga. Sabi, I love you, tapos hindi mo mahandang kasalan. Sabi, pastor, hindi pa kapahandang pakasal eh, dahil wala pa akong trabaho. Hindi mo ka muna mag-I love you. I love you, kalau I love you, hindi ko pa pala handa. Paghanda ka na, saka mag I love you. Hindi, ako, hindi kayo makakapagkain. Naman, I love you, sasakin niyo. Red team. Ha?
Tandaan niyo yung mga sinasabi ko, ha? Agapin lang muna kayo. Agapin na. Pag hindi yan, agapin lang muna. Sa iyo pa, pinapakita ko sa atin, it will set us free. Ha? At hindi lamang po yan. Now, the name of Jesus, Mama Belen, brings healing to the body. Tingnan niyo po dito, yung account sa Acts chapter 3, verse 6 and 8. Inantayan na natin ito noong Saturday. Now, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, I need. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted up. Now, and immediately his feet and putol-putol. Sabi, and the Lord received his strength. Sabi ko rin, in the name of Jesus, brings healing to the body. Ayaw ko na pagkali, Esther Heman. Tingnan niya ngayon, Esther Heman, ha? Nararalagyan niya naman ang tit yung buhok niya. Amen. Na yan ang nagpagaling sa mga isakit ating pong mga kapatiran. Pangalan ni Jesus. Diba? Kaya naman masasabi natin mga kapatid. Well, this is the greatest name ever known. At yung huli po mga kapatid, Philippians chapter 2 verse 10 and 11. The name of Jesus is to be revealed, worshiped, and honored. Alam po yan, that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen? Sa madalit sabi, sasampalin po natin ang pangalan Jesus. Yan po ang naligtasan. Hindi ka nag-iisa. Yeah, we always bear the name of the Lord Jesus Christ. And He is worthy of our worship. At syempre po, na siya po ay karapat dapat paglingkuran. Okay, yung God's heritage na natarami ng mga, yung we will serve Him. Ha? Dapat galing sa inyong mga puso yan, hindi lang sa bibig. There is joy in serving Jesus. Kaya the name, the greatest name you ever know, the name of the Lord. Langit po namin niya.
Naway naman po ang pangyusay mo, Panginoon, sa bawat isa sa atin. Ay dito po sa altar, aming bumayan. Ito nga po, aming hinihingi sa pangalan ng Diyos. Habang lahat kayo makalagyan, meron po kung gusto ilapit sa Panginoon, well, now is the time that you can come to the altar. Talk to God and pray. Ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya Panginoon, natin ito ay aming pagkasalamatan sa pagkakas ng pangalan ng aming Panginoon.